Good evening, Gabby. Good evening, Marco. Ayan. Second episode na ng The House of SSG. Okay, so bago tayo mag-start, mag-thank you muna ako sa SSG. Hindi dapat pala kayo nag-thank you sa akin kasi nasingit ko kayo sa schedule ko. So, welcome po, SSG. It's an honor for you na nag-host ako dito. Wow. Wow, so mas special pa talaga si Marco kaysa sa speaker natin ngayon, no? Mas special pa. Actually, walang special dun sa speaker natin. Pero di ba? Magtuturo sila ng Secretary Jules, pero hindi niya. Balita ko ang guest natin ngayon is ano? Is partner mo sa SSG. Ay, hindi nga kumikilos yun. Ay, hindi ba kumikilos? Pasensya na, hindi ko kasi masyado nakikita. Oo nga, kaya hindi ko siya masyado nakikita kasi hindi nga kasi siya kumikilos. Oo. Oo. Mm-mm. Parang siya sa lahat. Siya lang yung candidate for ano, impeachment. Candidate for impeachment. So, meron tayong mga comments na. Ayan, from Jenna Eliza Baligat. Hi, Gabby! Shout out! So, shout out kay Jenna Eliza Baligat. Shout out sa'yo. Kau, ano, Marco, i-shout out mo naman daw si Jenna. Sana naman. So, kay Jenna. Isa din yun sa mga hindi kumikilo. Oo, madaming hindi kumikilos sa SSG talaga. Sino? Alam nyo na, yung secretary, vice president. Alam nyo naman ng SSG Monsay, napaka-incompetent at napaka-bulok. Oo, napaka-bulok. Lalo na yung secretary at saka yung vice president. Oo. Pero nabalita ko talaga, yung treasurer tas yung president ng SSG. Feeling ko at sila lang yung kumikilos sa SSG. Oo. Yung binubuhat sila nung ano. Binubuhat nila yung buong team. Kasi yung iba talaga wala silang ginagawa. Chill-chill lang sila habang tayo. Pagod na kaka-lives. Totoo yan. Treasurer at president. Oo, tingnan mo ngayon. Ito na, mukha ko na naman nakikita nyo guys. Yung malaking mukha ko na naman na nakikita nyo na nag-host. So, totoo po yung ano, nag-curious cat sa isa naming ano, officer. Mm-hmm. 80% po ng SSG incompetent. Yung so, president at treasurer yung talaga gumagawa. Oo, lahat ng documents, PubMats, mga activities, sila lang yung nag-iisip, sila lang nagbabrainstorm. Mm-hmm. Mga ano, budget proposal, ganun. Oo. Okay, so, introduce na natin sarili natin. Okay, so to formally start this second episode of the House of SSG, good evening, everyone. Good evening, Ramonians. I am Gabriel Rosaldo Cruz, the President of the Supreme Student Government, and welcome to the second episode of the House of SSG. Yeah. And I am Juan Marco Junisha, the SSG Treasurer, the Supreme Student Government Treasurer of Ramon, Magsaysay High School. Okay, so, sino ba mag-i-introduce? Normally, si Gabby yung mag-i-introduce ng mga speakers sa the House of SSG. Uh-oh. Pero ngayon, naisipan ko si Marco. Ako na mag- Oo. Eh, minsan lang ako talaga mag-guest dito kasi Uh-oh. Alam mo yun na, ako lang, halos kami dalawa lang kasi talaga gumagawa. Actually, yung 2 times yung ginagawa ko sa ginagawa ni Kat. So, ganito na lang. So, parehas na lang natin i-define at introduce ang ating speaker. Oo. Okay, ikaw muna, Marco. Una, isa sa pinaka-incompetent. Isa sa pinaka-incompetent na officer sa SSG. Gabi. Yun lang ba? Yun lang ba manasabi mo sa kanya? Ako kasi madami akong manasabi sa kanya. Pero sige, sabihin na lang at isa siya
sa mga walang ginagawa sa SSG, palaging absent sa mga meeting, at malapit na malapit nang ma-impeach. So please welcome ang Supreme Student Government Secretary. Please oust Aliyah. Please oust Aliyah Beles, the Secretary of the Supreme Student Government. So, tawagin na natin siya. Tara na, Aliyah. Namumuno ka na sa pangbabash namin sa'yo. Kaya nga, eh, kung ano naririnig ko galing kay Marco. Eh. Marco, ah, babawi ang kita. Char. So, alala, marami ka dito sa akin sa PPT ko. Ayan. Doon pala babawi si Aliyah. Oo. Medyo naglalag si Marco. Ayan. So, yung mga question po ninyo, yung mga question po ninyo, iipon nyo lang after ng talk ni Aliyah para masagot po namin lahat. So, Aliyah, ready ka na ba na mapaya sa talk mo? Ready lang, na. Joke lang. Okay, so, buti nga na singit ka to sa schedule ko. Ayan na. Please welcome Aliyah Beles with her talk. The House of the Secretary Duties. Yan. Sige, sali out niyo ako. Ayan, ang ganda sobra. So, good evening everyone. I am Aliyah Beles, the RMHS SSG Secretary. So, dito tayo ngayon sa episode 2 ng The House of SSG. So, for today's episode, pag-uusapan natin ang The House of Secretary Duties. Yan. Hindi alam kasi ni Margo ginagawa, kaya ganyan itsura niya. So, next. Next slide. What is the secretary? Ano bang ginagawa ni secretary? Sino nga ba siya? So, the secretary is responsible for keeping accurate notes, also called minutes. Yang minutes, babanggitin ko yung mamaya. So, notes, also called minutes, of the student council meeting. It's the secretary's responsibility to ensure other students and faculty have access to those to these notes so the student council has transparency. So, hindi naman necessary na ako lang gumagawa ng transparency kasi meron kaming project for that, yung vlogs namin. So, pwede kayong manood doon. So, next. Okay, next slide. Ganda ni Marco. The secretary is also known as the documents holder. May ganun daw, sabi ni Marco. Yes, may ganun. Kasi, pag sinabing documents holder, hindi naman necessary na siya lahat gumagawa ng documents. Ibig sabihin lang nun siya nagtatabit, nag-organize, ganun, nagpapasa. Kailangan maging masinop tayo sa mga documents para hindi magkawala-wala pag kailangan. So, next. What documents does the secretary hold? Minutes of the meeting, letter of proposals, letter of approval. So, yung letter of proposals, siya approval. Parang same lang siya para sa akin. Char. Kasi yung letter of proposals, papakita mo dun yung strategy pa lang ng project nyo. Tapos kapag tapos na, tsaka yung siya papa-approve sa higher ups. Kung approve ba, kung pwede ba siyang gawin. Next, attendance and resolutions. Yan. What is meant by minutes of the meeting? Ano ba yung minutes of the meeting? Oras ba yan? Minuto ba yan? No. So, minutes of the meeting, or MOM, M-O-M, can be defined as the written record of everything that's happened during the meeting. So, kapag nagsasalita si President, kailangan mag-listen attentively si Secretary kasi i-recall niya yan sa next meeting. So, ito magpapakita ako ng example ng isa sa mga minutes namin. Yan. Ano bang kailangan sa minutes? Of course, yung header, kung hindi naman header, kung wala kayong header, okay lang. Pwede naman type nyo na lang dyan yung name of organization, then logo. Tapos, ayan, official minutes of the meeting. Kailangan date, time, at kung saan. Time started and time finish. Tapos, attendance. Kung ano, meron din naman, pwede kasing mag-prayer pag meeting kasi sa amin. Wala. Diretso meeting na agad. Ayan. Attendance, tas absent. Ayan, sino absent? Janine Urag. Kitang-kita po, opo, absent po siya nung araw na yon. O gusto po yung huli namin meeting. Tapos, kailangan may agenda. Siyempre, ano ba pag-meetingan nyo?
yun yung meaning ng agenda. Pwede kayo magkaroon ng iba't ibang klaseng agenda, depende kung iba't iba yung pag-uusapan nyo. Then, ayan, sulat nyo na yung mga, kung yung sinasabi ni President or kung sino man yung nagdi-discuss, take down nyo yan para pag tapos ng meeting or kapag kailangan, meron kayong notes. So, ayan, kapag tapos nyo na, syempre, kailangan sa dulo nakalagay prepared by sino bang gumawa, then pirma, syempre ako, kung gumawa niyan, secretary gumawa, and then noted by ng president and the SSG advisor. So, ayun yung need nyo sa minutes. Okay. Next. Next is yung resolution naman. What is a resolution? Yan. A resolution is an official expression of the opinion or will. The practice of submitting and voting on resolutions is a typical part of business in Congress, state legislatures, and student government associations. So, yung resolution, ito yung puro whereas, ganun. Explain mo siya yung changes na gagawin niya, tapos kailangan niyo siyang lagay sa resolution. So, paano ba gumawa ng isang resolution? Ito po, sample po resolution. Resolution number 6 namin. Series of 2020. Again, very important yung header para sa pagkakakilanlan ng inyong organization. Tapos, kapag ano, size ng ginagamit ko is long, yung 8x14 mo yun. Basta long. Long gamitin nyo. Mas maganda kasi kaya. Hindi, kasi mas marami kang pwedeng i-type. So, resolution. Paano gumawa resolution? Ayan. Sulat nyo yung series 2020-2021 since ayun yung school year natin ngayon. So, ayan. Umpisa ng resolution, lalagay nyo kung kailan nyo pinag-usapan yon. Resolution altering the name of the legislative body of the organization or the committees into departments. So, ito, pinag-usapan namin dito, pinalitan namin yung committees na maging departments noong July 24, 2020. Tapos, ayun na, puro whereas there shall be 6 permanent canon committees, puro whereas yung whereas. Tapos, ayan, sulat namin yung kung anong department ba yung makasali. Tapos, sa dulo, now, therefore, be it resolved, as it hereby resolved that the distinct legislative body of the organization called committees will be revised as departments starting July 24, 2020. So ayun, napalitan na siya. So si Marco si Gabby pala gumawa nito. Prepared by, tsaka noted by ulit. Laging importante yan para magkaroon ng pagkakakilanlan yung gumawa. Para pag may mali, siya sisisihin. Char. Okay, next. Bilis ko ba magsalita? Nihingal lang ako. Next. What is a letter of proposal? Right now, yeah. A proposal letter is a professional document that introduces your business ideas to an important recipient who holds a decision-making role. So yung decision-making role, syempre yan si Sir Oronos, Mam Dinofra, and of course the principal. A proposal letter can introduce an idea to try to convince the recipient to read a full document with supporting information, or it can be proposal itself. So, ito, hindi naman, kapag may project, hindi naman pwedeng ipapakita mo na lang, sir, pwede ba namin itong gawin, ganon. Hindi pwedeng ganon. Siyempre, dadaan tayo sa documents, kailangan yan. Ito, kailangan meron tayong formal letter na pipirmahan. Ito po, example. Letter of proposal. Kailangan talaga, ano, lahat, document lahat. Para kapag need siya, in the future, meron kayong ipapakita. So, ayan. Again, importante yung header na may logo. Then, date. Tapos, ma'am, sir, kasi hindi mo naman alam kung kanino mo to. Kung sino ba magbabasa mo to eh. So, ayan, paano ba magsimula ng proposal letter? So, unang paragraph ito. Si Gabby gumawa nitong unang paragraph kasi may format na kami dito. Sinusundan na lang namin.
papakilala mo muna bakit mo gagawin tong project na to, ano bang meron, ba't mo siya gagawin. So, nakalagay dito, kahit sa ano na to proposal letter, kahit na may pandemic, gusto namin na magkaroon ng webinar. Ito kasi do SSG letter of proposal siya. So, ayan. Tapos sa second paragraph, explain mo na ano ba yung title ng project, kailan gaganapin, anong, ano niya, anong purpose niya, sinong magbe-benefit, ano bang purpose nito sa school natin, trip lang ba ng SSG gawin to, ganun. So, ayan. Tapos sa third paragraph, lalagay mo kailan magsisimula at kailan mag-end, at sino bang mga kasali dito, ganun, nung gagamitin. Tapos, ayun, ganun lang naman kadaling proposal letter. Gawin lang natin siyang formal. Hindi yung magpapaalam ko lang kay sir na, sir, pwede ba kaming gumawa ng project ganito? Hindi. Kailangan, everything is by document talaga. Tapos, ulit, importante ulit, prepared by at noted by. Since, ano na ngayon, hindi naman namin pwedeng i-hand out yung mga prints. Kailangan ng electronic signature. Electronic na lang talaga lahat ngayon. So, next. Bilis ko naman. Okay, next. Letter of approval. So, wala na akong example dito kasi explain ko na lang yan. What is a letter of approval? A letter of approval is asking for permission from the higher authorities to proceed with the proposed project. Kung letter of proposal, papropose mo pa lang siya, papakita mo yung idea, kailan mangyayari, ganun, ganun. So, in-explain ko na yung kanina. Pinagkaiba niya sa letter of approval. Yung sa approval kasi, tapos mo na lahat. Kailangan mo na lang ng approval. Halimbawa, magpo-post kami. Tapos na lahat ng PubMatch, tapos na lahat ng captions. Kailangan na lang namin ng approval ni Sir Oronos or ni Ma'am Dinofra na i-post yun sa page. Kasi i-ano pa nila yun, i-run through nila kung may mali ba or wala. So, next, ito na. May picture na. Sa secretary, bawal absent. Bawal absent sa meetings. Basta dapat lagi siya nandiyan kasi siya yung magti-take down notes. Kapag wala, kahit sino naman pwede. Pero mas maganda. Ay, hindi. Hindi mas maganda. Mas ano kasi kapag secretary kasi mas alam niya yung kailangan i-take down important. Ganon. Mm-hmm. Pero hindi naman ano, minsan kapag wala ako, pero hindi naman ako ma-absent mo. Wala akong absent kahit isang beses pa. Ano, si Marco. Pag late ako ganun, si Marco nagtitake down. Bawal talaga umabsent. As in, bawal. Next. Laptop. Laptop. Yan, laptop. Para sa akin, for me, mas ano yung laptop para sa akin as a secretary kasi nandun na lahat ng documents, okay na. Pero okay lang din naman if ano kayo sa handwriting, okay lang din. Basta maging masinip kayo, hindi mawawala. Kasi pag sa laptop, nakasave na lahat eh. Pwede mo nang i-email, ganun. Okay lang pag handwrite, ganun. Basta maging masinop talaga kayo at organized. Siguro doon yung walang mawawala sa mga documents nyo. Kasi, I think, kailangan tong ipasa pagkas ng school year. Hindi ko sure. Next. Ito, dito na si Marco. Ah, tagal. Ayan, be organized. Sabi ni Marco, be organized. Nilagay kasi Marco ko dyan kasi burarashi sa gamit. Be organized. Importante yung pagiging organized. Kahit ano, naka-laptop ka lang, kailangan maging organized ka. Kasi, kailangan may folder ka, ganun. Folder ng SSG. Tapos pagpasok ng SSG, iba't ibang buwan, ganun. Para hindi maghalo-halo. Meron kaming, ano actually, Google Drive. Andun lahat ng documents namin para lahat kami may access. Pagtapos na namin gawin, nilalagay namin doon para hindi maghalo-halo. Next. Choose a font that is readable. Okay, may nag-chat sa amin. Ay, chat pala pala. Yun. Choose a font that is readable. Kailangan... Siyempre, huwag kayong gumamit ng cursive na font. Paano kung di mabasa, di ba? E di wala. Ang ginagamit ko kasi, ayan, itong nakalagay sa taas, ayan. Century Gothic. Dati kasi ginagamit ko, ano eh,
romance school book ba yun? Kamuta ko. Pinalitan ko kasi sabi ng co-officers ko, mas readable daw yung Century Gothic. Then, ang font size na ginagamit ko is 12. Ayoko sa 11. Di siya nababasa. Char. Basta 12 ginagamit ko in Century Gothic. Kapag may kailangan i-bold na letters, go lang. Tapos, ayun ulit yung kanina, long size yung ginagamit ko na paper kasi mas marami kang maitetect doon. So, pag marami, konting papel lang gagamitin mo. Yan, next. Always proofread. Dito kami madalas nagkakamali. Dito kami na, ano eh, ano bang tawag doon? Dito kami may issue. Dito kami madalas na napapansin ng ibang students. Pero sa documents, okay lang naman. Pinapalitan lang yung ibang words. Pero sa captions, di ko sure. Malati kaming may mali. Always proofread. Kapag ano, magpapasa kayo ng documents, bago nyo ipasa, i-proofread nyo ng mga 3 to 5 times. O kaya, pagtapos na sa'yo, pabasa mo kay president kung may mali na. So, president, pasahin mo, tapos ikaw. Tapos, para pag may mali, sabihin mo, pinuktig na ng president niya. Charot, joke lang, Gabi. Hala, OMG, tapos na pala ako. Ang bilis ko naman. Si Mike. Wala na ba ako ibang sasabihin? Wala na po. Okay na. Ang bilis ko. Nihingal na nga ako eh. Okay na po ako. Tapos na po ako. Nasabi ko na po lahat ng gusto kong sabihin. Miss Jenna May. Ang bilis ko. 22 minutes pa lang. Okay, naka-solo layout ako. Samahan niyo na ako dito sa address. Uy, ba't na ako ng screen ko? Walang yakin. Ang bilis ko, no? Yun lang yun. Ang galing, ang galing, ang galing ng talk. Pero napansin bilis ko parang magsalita. Ano ah. Ano? Parang may mga parting nasasama ang pangalang president. Na naman po natin. Joke lang po yun. It's a prank. Yeah. Final proofreading si President. Resolution number 6. Oo, hindi ako gumawa nun eh. Wala pa talaga ako nagagawang reso sa totoo lang. Hindi naman kasi necessary ako lahat gumawa kasi yung iba tumutulong. Thank you po. I appreciate it, Char. Ano sabi ni Marco? Drop your comments hindi and dapat questions isang gumagawa. Next gagawin ng budget report si Adia. Kasi minsan nagbiminsan ako. Bakit? Gawain ko ba yun? Ano yun na? Sa treasurer yun ah. So, sabi nga nila, transparency is the key. Kailangan talaga maging transparent. Transparent ang isang organization para makita ng sangkatauhan, sangkaramonyan, kung ano bang ginagawa namin. Para hindi kayo judge ng judge dyan. Noon. Ganon. Siyempre, kahit sa aming ano, student council, siyempre din dapat yung government natin maging transparent din. Tama po yan. National government natin, di na transparent. Yes. School government. Pakita niyo yung budget plan. Saan niyo ba ginagastos po yung pera namin? Char. Meron po akong budget plan na 50% contingency. Kasi hindi ko po talaga alam kung saan problema kasi, ang problema talaga kasi, ba? Paano magkakaroon ng budget plan kung walang budget? Kaya nga, wala kami pera guys. Gusto niyo ba mag-donate? Meron kami ano? Wala kami pera. So, open po kami for donations and volunteers. Kasi naman po mabuti loob dyan. Thank you for that very short and not good talk compared to my talk last week, Alia. Mukha. Nagtalag ako. Si Marco nga naglagap eh. Dinahandahan ko na yun, ah. Nasa ng pera. Ang choppy ni Marco. Binulsan na ni Marco yung pera, sabi ni Janela. Oo, binulsan na niya. Sila ko matatapos tayo ngayon mga 50 minutes binulsan lang. Binulsan talaga. 50 minutes lang. Ang bilis nga nandang bilis niya ko? Niya, no? Kasi wala napaka, naman talaga ang ano naman, napaka daming laman. Kung gusto mo maging secretary, ayan na. Andito lang po ako. Oh. Ay, pwede na bang sabihin yung to ko sa ano? Ad hoc? Ay,
Teka. Ay, hindi pala pwede. Bawal ba? Surprise natin yan eh. Surprise. Okay, sige. Surprise pala. Open na po ba for questions? Opo, open na po. Open na for open, questions. Open na po. So drop your questions. Ay, hindi ka host. Yes, kanito. Ay, hindi po ako sasagot. Eh. Dal-dal ng dal-dal. Hindi na brief yung guest. Hindi natin ma-open ang ano, Q&A portion. Okay. May tanong si Jenna Ayay sa Baligat. Mamaya ka na, Marco. Yan. Bukod po sa doctor, hindi mo ba alam, Jenna? Ano ba po ang mga trust nyo sa SSG? Ano nga ba ang ginagawa ng isang Aliyah Belos? Hindi alam hindi talaga alam ni Jenna kasi ano. Hindi alam ni Jenna kasi hindi siya umaat. Marco, host ka dito, yes. Marco. Hindi ka ano, hindi ka guest. Manahimik ka muna, Marco. So sige, sasagutin ko. Bukod sa ano documents, ano ba ba? Pampat, tinutulungan ko si Marco. Diyan, huwag kayong ano, tumutulong ako dyan kay Marco. Kaya hindi pwede lahat ng credits na kay Marco. Ayun lang naman, Pampat. Ano pa ba? Edits, ganun. Ako nag-edit ng vlog. Wow, ko alam mo, dumb vlog yun. Yung isang vlog namin, ako nag-edit. Kapag may free time, sige, go lang. Ako gagawa. Yun na po, Jenna May. Are you satisfied na po ba? May isa pang tanong from Janela Pilar. What do you like the most sa pagiging secretary ng SSC? Kabi, dalawa tayong guest. Ano ba? Chubby ka kasi, Marco. Ang tagal mo. Magiging plastic ako. Syempre, serving the students. Yes! Ano? Hindi, charot. Bulong, incompetent. Ay, yes na po. Syempre, kasama yung co-officers. Bet na bet ko talaga sila. Oh, yes. Syempre, di ba? Yung president. Ako, ano? Co-officers talaga yung bumubuo sa amin. Ibang ganyan. Ibang ano. Funny daw ako, sabi ni Janela. Sumasalo kay Funny daw ako. Funny ako. Kasiyahan mo na ba ako niyan, Janela? Funny ako. Okay, lang iba nagtatanong. So, charot. Ako na magbabasa. Kaya ko yan. From Maika Del Rosario na mukhang pogs. Anong pinakamahirap na task mo bilang sekretary? Hindi nyo alam. Nature. Ano siguro, pag wala pang format yung documents, tas ako mag-iisip kung paano siya bubuoin. Siguro yun na, mahirap yun eh. Mahirap bumuo, malay mo, labag pala sa loob ng magbabasa yung nilagay ko doon. So ayun, yan mahirap yun. Bumuo ng format ng document. Sobrang hirap. Tama. May isa pang tanong from Bert Ezekiel Harabejo. Happy birthday, Gabby. Nakaka-stress po. Sige na, ikaw naman. Duwe tayo. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Nakaka-stress po ba maging secretary ng SSG? Pa-shoutout po kay Ima. Birthday niya po sa 16. Happy birthday, Gabby. Happy birthday. Oy, teka, 1 week pa. Ano ba, guys? Ano yung signature post niya? Okay. Ang galing. So, ayun, nakaka-stress ba? Hindi lang naman position ko yung nakaka-stress. Lahat ng position nakaka-stress. So, yes, nakaka-stress sobra. Lalo na ngayon, online lahat. Kasi para sa akin, mas maganda yung physical. Pero hindi ako agree sa face-to-face. Mas maganda lang talaga pag, ano, physical. Pag walang pandemic, syempre, no? Ano kayo papasok sa ano? Tapos na daw ba, sabi ni Leroy. Tapos na, Leroy. Meron pa next week. Yan. Sino ba ang guest natin? Malakasan din ang guest natin next week. Si boss, actually, ano? Pag natatandaan ko talaga yung, ano, pag natatandaan ko yung 16, hindi birthday ko yung naalala ko eh. Yung talk na to. Ano? Kasi sobrang oo, special niya. Sabay. Oo. Sarap di manood next week. Manood kayo next week. Talaga. Ito yung magiging ano, one of the best episode. True. Yung first episode kasi namin walang kwenta. Sobrang ito, walang kwenta yung first episode. Di ba, Gabi? Kasing walang kwenta ng SSG secretary. Yung treasure, alam ko eh.
Yan. May tanong si Kurt. May follow up. Kurt, ikaw Marco, basahin mo. Ako na. Paano niyo na-overcome tong pandemic para follow up po. May pagpatuloy po yung duties nyo as SSG officers? O, lahat tayo sasagot kasi nyo daw. Nyo daw. O, sige. Ako muna. Ikaw muna. Paano nga ba? Paano ba natin ito nagagawa? Imposible ito eh. Ba't natin ito nagagawa? Char. Ano, kapag meron naman kasing hindi kaya ng isa, syempre, tutulungan namin. Tulungan lang talaga ngayon. Maraming times na naisipan ko nung mag-quit ng SSG. Kasi sobrang nakaka-stress. Sobra. Pero nandiyan naman yung co-officers mo para talaga. Totoo yan. Ang plastic ko naman. Ikaw mo muna. Kasi bida-bida ka eh. Ikaw muna. Sumagot. Go, Marco. Sumagot ka. Oh, sige. Nag-freeze siya. Screenshot niyo po ito sa mga nanonood. Paki-screenshot po. Sige, Gabi. Ikaw muna. Nag-log si Marco. Sige, ako. Sasagutin ko yan ang tanong ni Kurt. Tama yung sinabi ni Alia na, yun nga, nandyan yung co-officers namin. Tulong-tulong lang talaga para ma-accomplish namin yung mga duties namin talaga. Tsaka isa sa mga sinasabi ko sa SSG is, tulad nga nung sabi ni Alia, hindi lang documents yung ginagawa niya, gumagawa rin siya ng PubMats, ganyan. So, ni-encourage ko talaga yung lahat ng officers na matuto ng iba't ibang mga skills tsaka duties ng isa't isa para pagka hindi nagawa ng isa, magagawa pa ng iba. So, yun lang talaga. Bigayan tsaka be open sa co-officers nyo. Kasi sa totoo lang, diba, nawala si Marco. this past six months na kami ng SSG. Grabe, ang bilis, no? 6 months. Oo nga. Halfway through na tayo lang, sa 1 year. Oo. Parang dati lang pumapasok kami sa mga classroom nyo. Sabihin namin mga... Parang dati lang. Diba? Nag-aaway pa yung dalawang partido. Totoo. Actually, magsa-seven months na. Lalo na po kasi yung ano... Safe strong po. President po ng Sinag. Kasi po yun, napaka-plastic talaga ng president ng Sinag eh. Totoo naman. Actually, ayoko talaga ng siklab. Sabi ko, sobrang gadaya talaga ng siklab. My God. Grabe, laglagan. Pero, ano pa nga bang nasabi namin, di ba? Hoy Marco, sumagot ka. Pero po Marco, yung... sumagot ka. Yung sinag po kasi at saka siklab. Yung sinag po kasi at saka si club. Nakikinig ba? Yung sinag at si club po, nagkaisa po sila sa pag-hate po sa secretary po ng club. So, grabe po talaga. Actually, dapat walang say si Marco dito kasi wala siyang naging kalaban. Kaya Marco nga eh, sure win na yan eh. Marco, manahimik ka na. Wala akong so, say dito. So, next question, Ramon. Yan. Wala na, okay. Now to the awarding of the certificate. Charot. Wow. Teka, Aliyah. Charot. Meron ano dyan? Wala na. Pwede oh na, my God. God. Sa tingin mo, may si mga... Nag. Kasi wala naman tayo nakikita. Ano yan? Hala, 33 minutes pa lang tayo. So, may nakita ko kanina na ano na question from Micah Del Rosario. Kanina ano ba yung question niya? Hindi ko lang nakita. Ano daw ang masasabi natin sa mga bashers ng SSG? Bulok incompetent SSG. Bulok incompetent SSG. Pa-shout out my dear granddaughter. Wow. Hi, Lo. Nanonood din, Lo. Hello po sa Lo ni ano... ni Alia na ang profile picture ay kapatid yata ni Alia. Hindi, pinsan ko yun. Ay, hindi ba? Po, napakasipag po ng kapatid ko. Oh, talaga ba? Napakasipag po, talaga. Mga sinabi po namin, joke lang po yun. Ayan na, nag-comment ulit si Micah. Yes, Micah. To bring up the question. Yung sa laptop. Hi po sa Lolo Nelly. Ano po sa inyo sa bashers? Ay, ano bang masasabi mo sa mga bashers? Wala. Wala akong pake sa inyo.
Hindi, totoo, wala. Wala. Iyaan natin sila dyan. Wala silang magawa sa buhay. Gusto niya lang may magawa, sali kayong SSG. Yeah. Parami kami ginagawa, bigyan namin kayo. Ganyan lang. So, hindi namin masyado si Junela, ang flosky. Nadal, sagutin niyo. Sinagot ko naman na, Maika. Sige, Gabi, sumagot ka. Bakit ko sasagutin si Ali ang bida dito, guys? Sagutin niyo. Host lang kami ni Marco. Si Marco, ano, nawala. Bida-bida yan, nawala. Congrats daw. Wow. Wow, thank you po sa lolo ni Ali. Nandito pa rin ako, Ali. Ano daw? Anong masasabi? Ano daw? Ano say mo sa mga nagsasabi hindi naman beneficial project? Kayo naman bahala kung di beneficial para sa inyo. Pupunta lang naman kayo sa page namin para manood. Yun lang gagawin nyo. Pero actually, di ba, hindi lang naman yun ang mga, hindi lang naman webinars ang ginagawa ng SSG. Sorry kayo. So siguro ano, hindi beneficial sa'yo kung hindi ka nanonood. Sa competent na estudyante ng Ramon Magsaysay. Kung hindi ka active sa... Kung hindi ka isang taong nangangailangan ng further knowledge, hindi siguro, ano, kung ikaw siguro, si ano, Einstein, siguro sobra-sobra na yung talino nila, kaya hindi na sila nanonood. Sumobra na eh. Hindi lang naman yun ang ginagawa na. Hindi lang naman kami nagko-conduit ng knowledge and education sa mga estudyante. Meron din kaming Monsay Mart na tinake namin yung risk na maging online sellers para matulungan. Oo. Kahit ano. Ramonians na makabenta. Wala, hindi talaga kami nag-benefit. Pero totoo, hindi kami nag-benefit. Wala kami benefit dyan, totoo dun. Wala kaming cut-off dun. Wala kaming 10%, 10%, wala. 100% sa over. Volunteer. Wala na ba ang tanong? Wala na. Wala nang tanong. Parang ang mga nagtatanong lang is mga co-officers natin. Ano? Kaya nga, di ba katulad ngayon, yung mga Ramones yung na sobrang talina, hindi na nila kailangan manood. Eh kasi nga naman, hindi naman ka-interesado yung guest, no? Kapal, competent talaga yung treasure. Host lang habol nila sa episode na to. Marco, pakaturoan naman kami nung kung paano gumawa ng frame. Maganda ba yung frame mo? Mas maganda sa... Saan? Maglalag ako. Naglalag ka. Hi po from Darwin. Hello. Darwin batch 2021? Ano ito? Grade 10? Grade 10 na ngayon? Grade 10 na ngayon. Grade 10. Hi Darwin. Hi sa Darwin. Hi sa mga klase ni Jenna. Hi sa klase ni Jenna May tsaka Jenna Alisa. Oo. Ang funny talaga. Ang funny. Anong funny dyan nila? Happiness ano bang funny? Niya. Happiness mo ka ba? Baka yung ano... Charot. Wala na. Yeah, wala ano, ka ano? Words of inspiration. Wala mga tanong? Be organized. Yun lang. Wala eh, Marco. Wala ka bang ano ba? Parang... Kasi sa akin napaka-inspiring. Quotable quotes? Wala akong masabing quote. Ano daw? Last week kasi napaka-inspiring ano ako. Nasabi akong quote kagaya ng ano. Kung willing ka mag-edit. Ano, mga, ano daw projects natin sa future? Ayan, katulad, hindi nanonood na... Charot. Binanggit namin to sa ano ah. Yan, Darwin, hindi nanonood ah. Napanggit na yung sakit ko. Baka nakalimutan lang. Paramind naman, Aaliyah. Paramind mo naman mga future. Actually, hindi ko rin. Ay, charat. Meron tayong ano ngayon. Ngayon, August. Turo, nabanggit na ba yung Turo Agapay? Pero magkakaroon po. Ay! Di ba? Hindi ko rin alam kung ano ba. Ano kaya sinabi natin nakaraan? Ayan, kaya sabi na nga ba natin? Hindi ko rin po alam. Secretary, hindi umaabot sa meeting, hindi alam ang future projects. Nakalimutan ko po, sorry po. Basta abangan yung vlogs namin tuwing Sabado.
Pero banggitin daw upcoming contest. Na. Ayan. Next Aliyah, week, baka next naman. Next week ba yan? So, magkakaroon po tayo ng online contest. Filipino edition na nakakonect sa Brigada Pagbasa or leading. So, yung contest natin, same as lang din nung nakaraan nung English month, ay English month, English edition nung Brigada Pagbasa. Bali, ano siya? Slogan making, essay writing, tsaka, ano isa? Post, ano ba isa? Poster making yun, tatlo. So, abangan nyo yung mga prizes namin para dyan. Sa August 10 tayo, papakilala yung mga contest natin for Filipino edition. Abangan nyo. May mga mananalo ulit. So, sa mga ano na yun, contest na yun, may isang mananalo ng 150 peso load and isang online certificate. Yan. Oh my God, yung buong pamilya ko ata nandito. Ayan, tignan natin. Hello po kay Sir Aaron Morales. Hi, D. Pakita naman, yan. Hi, anak. Napakasok po. Gigi, heart you. Cholo. Gamit kay Billy. Supportive naman. Thank you po. Ano to? Idol ko po yan sa Ate Aliyah Velez. Galing kay Dear po, Celeb. Tito ko yan, okay. Hi po, buong pamilya ko ata mamamood. Napaka-supportive naman. So, bukas, meron ulit tayong event para sa pagbubukas ng buwan ng wika para sa taong 2020-2021. Manood kayo. Alas 3 yan ng hapon. Hapon ba yung alas 3? So, 3 p.m. 3 p.m. na lang para madali. Mga host natin dyan ay from SSG and CIC. Okay, wala na pong tanong. Pwede na po tayo mag-in. Kailan ba tayong, ano? Ayan, may tanong. Kailan po dry run? May dry run ba? Kailan po ang dry run? Hindi po natin alam. Wala pa po tayong balita. Tentative. Tentative information. May isa pa. Ano may isa pa? May isa pa. Ano yung isa na yun dyan? Wala na. Okay, wala na. Iniwan tayo ni Marco, di ba? Iniwan tayo. Ang galing. Ang plano nga, wala dapat siya lang mag-isa, di ba? Kayong dalawa. Kayong. One-on-one kayo, tapos nang iiwan. Paano pala kung si Marco lang mag-isa, eh, di naiwan ako dito. Ako na host, ako pa guest. Ang laki naman. Nahuli lang comment. Okay, wala na. Tapos na. Finish na. Pwede na tayo mag-award. Dala, hindi tayo inabot ng isang oras. Ang bilis ko talaga. Pero ako, may tanong ako sa'yo, Aliyah. Last question ano? Na. Hala? Parang, talagang, ano, malakas ang tanong. Pag hindi ko nasagot na. Hindi, actually, hindi nalang pumasok sa isip ko. Sige, go. Kung hindi ikaw ang nanalo bilang sekretarya ng SSG, pagpapatuloy mo pa rin ba ang pag-lead at pagsaserve sa Ramon Magsaysay? Yes po, opo. Siyempre, mag-ano ko, maghahanap ako ng ibang way or ibang organization. Pwede rin naman deputies kung meron. Sasali po ako. And maghahanap ako ng kahit anong way para makapag-serve. Yes. Wow. Paano pagka mala janitor yung pagsaserve? Ano nilinisin ko? Walang pasok. Yung mga kalat ng SSG. Ay, kalat ng SSG. Sige, okay lang po. Basta dapat SSG may tanong malakas. Si Marco, kaso wala na siya. Oo, wala. Hiyaan mo na yun. Dispatch na natin. Siya importante. One time lang siya naging importante nung naging speaker siya. Yun lang yun. Oo. Okay. So, wala na ba kayong mga tanong dyan? Maghihintay pa kami ng 1 minute. Sige. 1 minute. 4:30, ay charot. 44 minutes, 45. Ano oras na ba? 8:52. Pwede na kami mag-award. Parang naman. Oo. Wala na ba dyan? Magbasa na tayo ng mga, ano, comments dito. Salamat daw, sabi din Denise. You're welcome. You're welcome.
Yeah. Gamitin niyo yung ano namin, frame namin. Actually, may nagtanong kanina dito kung ano daw yung layan na siya. Page namin, natin. YouTube. Search ano nyo lang, SSG MONSAY. Like and subscribe. Meron na kami para pag... tatlong contents ba na nakapost dyan? Una is yung ano? Intro vlog natin, tapos yung first episode ng exclusive leadership training, and yung pinakaunang vlog namin about sa exclusive leadership training. Hmm. Pwede na mag-award. Huwag nyo na basahin yung tanong ni Janela. Oh, last question na talaga. Ano ba talaga? Anong naisip mo at ginusto mong kumandidato sa SSG? Sabi nila, pampasikat lang daw. Charot. Siyempre, de, no? Ano kayo? Char. Hindi naman sa ano fame yan. Siyempre, ako, na-inspire ako kay Ate Sandra. Yes. Since under ako ng deputy niya last year, secretary yan. Natuto ko sa kanya ng mga basics ng secretary. So, parang gusto ko siyang gayahin ganun. Kasi masaya naman siyang gawin. Here I am now na po. Wow. Secretary na ngayon. Yes. Wow, yes. Okay ka na po ba? No, big job. Saka bakit satisfied ka na po si Aliyah para lang maging famous? Eh, famous na yan. Ay, oh. Wala pong ganun. Famous na yan. Ako. Sa mga pamilya po dyan na nanonood, sa pamilya ni Aliyah, famous po ang inyong anak. Hindi po totoo. Ang inyong kamag-anak. Famous po yan sa Ramon Magsaysay. Daming mandiligaw. Okay. Ay! Ano yun? Okay na, Janela. Satisfied ka na ba? Wala po. Huwag niyong pansinin yung sinasabi ni Gabi. Wala yan. Okay na. Sige na. Nandiyan ka pa ba para sa awarding natin? Imposible naman na pabayaan kayo. Wala? Oh, sige. So, let's proceed to the awarding of the certificate. Please share screen the certificate. Wala na si Marco, hindi na natin kailangan. Technical, yan. So, to award the certificate, I will hereby read the citation. So, certificate of recognition is awarded to Aliyah Justine Belles in distinct recognition of her valuable contribution as guest speaker to hashtag THOSSG, the House of SSG, bearing the topic, the House of Secretary Duties. Given this 9th day of August 2020 at Ramon Magsaysay High School, España, Manila. Signed by Ireneo Oronos, SSG Advisor, and Ruby Ardenofra Aralin Panlipunan, Department Head. Yan. Thank you po. Hindi ko po talaga na may pa-certificate. Oh my God. Hindi ako oriented. So, Marco, huwag i-picture ta. Yan, Marco, open cam naman dyan. Hindi daw siya makapasok, sabi niya. O, tayo na lang dalawa. Oh, ayan na siya, wait lang. Screenshot niya to. Marco, ano ba yan? Papakabitan kita ng Converge. Ayan na, okay. Let's go. Game. Pwede naman. Screenshot nito. Formal naman tayo, formal. Walang mga ganyan. Para may malagay naman tayo sa documentation. Oh my God. Yan, okay. Namatay yung cellphone ko. Baliktad ka, girl. Oh, nagtatrabaho siya. Tapos iiwan niya sa asawa ko yung anak niya. Ay, hindi na ako naglalag. Ayan. Okay na, Marco. Hindi ka na naglalag. Hindi ka na chopping. Kailan tapos na, diba? Okay. So, thank you for... So, ayun. Namatay yung cellphone ko. Na-dead bot. Dito na lang sa laptop. Sorry po, namatay. So, thank you. Pangalan ko. Go, Mark. So, thank you sa isang napakawalang kwentang episode na hatid ni Aliyah Belles. Thank you po. And I love you, anak daw, sabi ni Caroline Mejia. Okay. Ay, pangalit po kayong dami kong fans. Oh my God. Fans. Ayan. So, mag-plug na kayo. So, may pa-plug ka ba, Aliyah Belles? Ano, pa-plug ko yung social media ni Juan Marco Janicio. Paki-report na lang po yung FB account niya, Twitter. Wala talagang original. Yan yung ginawa ko. Spam niyo po siya. Last year. Wala naman akong... Visit niyo yung website namin.
tsaka ang aming social media, yun lang naman. Kasi naman plug ko yung social media ko dito. Yun lang po. Yan. So Marco, may ipa-plug ka ba? Okay. Meron po tayong Twitter party. Ha? May Twitter party po tayo mamaya 9:30. Hashtag Hows of SSG 2020. Edi mo. Okay ka na Marco, masaya ka na ba niyan? Ah, naglagot siya, nag-freeze. Screenshot. Screenshot. Screenshot niya, screenshot. Ay, screenshot niya. Wait, oh my God, Marco. Screenshot niyo ba yun? Panonorin ko ulit na mamaya. Screenshot ko yun. Baka zoom in. Ayan na, nag-off cam. Sumamay yung loob. Okay. Okay, na sige na. Ang funny, ang okay, isa lang po yun sa mga katuwaan ng SSG. Pag may nag-freeze ng camera. Screenshot. Yung po ang rule namin, pag may nag-freeze sa mga webinars o meeting, screenshot. Screenshot, yes. Pasen niyo sa amin. Okay, so yes, dun na nga po, nagtatapos ang second episode ng The Hows of SSG featuring our secretary na ang naging talk is about her duties. So to plug lang po ang aming FB account, so RMHS-Manila, and our Twitter account, RMHS-SSG21, and our YouTube, SSG-Manila. Ayan. And for our ongoing activities, plug ko lang din, ang MONSAY Mart. Yan, ongoing pa po siya until August 10. So, hanggang bukas na lang po. So, please support the young entrepreneurs tsaka mga online sellers na galing lang din po sa Ramon Magsaysay. So, mostly ng mga ano sellers dyan is Ramonians din. Kaya, please support, share, kung pwede kayong bumili. Go po. And also, yun, abangan ninyo ang aming magiging online contest, Filipino edition, essay writing, poster making, and poem making. Tama? Okay. So, ilalunch namin yan bukas, August 10. Yes. Alinsunod. Alinsunod? Bakit sila may alinsunod? Kasabay ng opening ng buwan ng wika. Yan. Nung operahan ka, hindi ko talaga alam. Alam ko, operahan ka. Yan. Skate. So, wala na si Marco. Gusto lang namin sabihin na maraming salamat sa panonood ng The Hows of SSG Episode 2. Yan. So, good night, Ramonians. Bye. See you next week. See you next